Pinampot mo lang? Isda? Kapag siya isda? Ano isda yan? Buhay pa? Ay, bakit namatay? Aw, oh, ah, dito ka na rin pala. Yan si Kuya Fermaran. So itong ilang hektarya ito, kuya? Isang hektarya yun sa'yo. So biruin mo isang hektarya, tapos mag-harvest ka ng apat na beses sa isang taon, tapos kikitain mo million. Grabe. Hindi, 1,000 lang. Tapos, pero since 2014 siya nag-start, hanggang 2021, umabot na ng million yung kanyang kita. Biruin mo yan. Dahil lang sa balatan. Tapos, hindi pa siya ganun kalaki yung maintenance niya. Dahil, yun nga, maglalagay ka lang ng mga bahura, mga bato dyan. For example, ito, yung may mga lubid na yan. Yan yung may mga poste. Yan yung area. So, may kanya-kanya silang area dito. Tapos yung dito banda, dahil wala ng bakod, ay bahura na lang nilalagay nila. So, ang ano nun, ang purpose nun, para hindi mag-over the bakod yung mga balatan at hindi umalis. So, doon lang din siya. Basta maganda yung temperatura nung lugar, yung pinaglalagay ng balatan, hindi sila alis sa area. No? Ang kagandahan nun, less maintenance siya, and at the same time, anlaki yung demand niya sa market. Kaya ganun na lang kapursigido yung mga taga Berong para magtuloy-tuloy yung balatan dito. So si Kuya Fermaran, siya yung nag-start ng balatan dito. So sa kanya nag-originate yung sea cucumber dito sa barangay Berong. Kaya pero yun yung dami, lapad. Yung iba may mga ano na, cottages na. Diba? Talagang yung iba relaxing na, dyan na yung mga ibang estudyante, dyan na gumagawa ng module. Tapos yung iba ay talagang pahingahan na nila. Tapos maliban dyan, pwede ka rin mangilaw dito basta magpaalam ka lang sa ano, sa may-ari. Pag sinabi natin pangilaw, yun, kumukuha ng mga shells, mga isda, katulad kanina kaya Fermaran, so may nahuli siyang isda. Ayan. Kasi may mga permit naman ito, may permit sila sa BFAR at inauthorize naman sila na mag-alaga ng balatan dito. Pero hindi nila pwedeng ipagbawal kung sino yung manginginas dito. Huwag lang yung balat kasi yun yung may permit sa kanila. Yun. So, grabe. Tsaka very relaxing yung place. So, susunod na mga vlog siguro natin, kukunan natin siya na mas maano natin kung paano mag... Kasi yung, hindi pa ako nakatikim noon ng yung balatan, kung paano siya kikilawin, lulutuin, o kung ano man yan ang pwedeng gawin na menu sa balatan. Kaya, try natin yan sa susunod na vlog natin. Tapos sa market niya, no, kung ilang kilo yung na-harvest niya. So sabi niya, by katapusan ata. Kuya, kailan ka mag-harvest nga? Itong katapusan siguro, sir. Ayan, katapusan ng November ay mag-harvest siya. So kukunan din natin yon para makita natin kung gaano karami yung kanya na-harvest sa pag-harvest niya bawat ano. Siguro more than quarter kasi apat na beses sa ay, nga, per quarter, sorry. Kasi 4 quarters pala. First, second, and first, second, and fourth quarter. No, kasi 12 months nga na. Sorry. Yan. So, every quarter nag-harvest siya. Every 3 months. No? So, yun. At medyo masilaw na, umiinit na. Kasi ang oras natin is, oras na ba? Hindi ko makita. Yan, nasa 8:30 na tayo ng umaga. So, ang usapan namin kanina ay 7 a.m. pero dahil may bisita kami sa bahay, hindi ako nakaalis kaagad. At busy-busy si Mrs. Dapat kasama ko siya ngayon sa pagva-vlog. Yeah. So, first time ko itong ginawa. At this is my first vlogging na medyo seryoso ang dating. Yan, yung nakaraan medyo mga pechi-pechi yung mga palaro-laro. Pero ito, kailangan medyo, yung dating medyo informative siya na marami namang matutunan, hindi siya yung manunood na may
matutunan sila sa bawat information na ibibigay natin sa kanila. Kaya, hit natin 1 million. Hindi, yung kita ni Kaya Fermaran. See you guys. Ayan mga kalikha, at talagang sobra na-amaze ako. Overwhelming yung ano, tama ba? Overwhelming. Nakakatuwa kasi biruin mo, sa apat na harvest niya sa kada taon, no, every quarter, ay kumikita siya ng 1,000. So sabi nga kanina, from 2014 na nag-start siya mag-alaga ng balatan. At ngayong 2021, umabot na ng 1 million. Hindi lang 1 million, basta million na. Umabot na ng million yung kanyang kinita, no, dito sa pag-aalaga lang ng balat. Kaya... Roseller Fermaran, nakatira sa barangay Berong. Nagsimula itong project na ito nung active ako sa CAFGU. May training kasi doon sa Capitol at saka sa headquarters namin na itong seminar sa si Cucumber. Kaya sinubukan ko ang una area, hinana pagkatapos si Milya. Noong 2014, unang si Milya ko ay 1,500. Tapos pagdating ng 6 na buwan, kasi 6 na buwan basta bago ka palang nag-start eh. 6 na buwan nakaharvest ako ng halagang 48,000. Tapos sunod-sunod na yun, tuloy-tuloy na, bili ng similya, tinda, binta, bili-binta, hanggang sa nagdami. Nakarating ng 2017, nakabinta na ako ng 180,000. Kaya nung nakita ng mga tao dito na yan ay malaking kikita para malaking tulong, eh hindi man ako nagpang-empleyo, hindi man ako nagtrabaho sa iba pa. Dito na lang ako parang sakahan rin. Ginalinis ko, ginalagyan ng bakod, pagkatapos bitawan, nakita ng karamihan na magandang kita, nagsitanong na sa akin kung talagang sure ang buyer. Sabi ko walang problema sa buyer kasi sila mismo naghahanap ng produkto. Kaya nung sinubukan nila, sama-sama na kami nagbinta, natuwa ang buyer kasi nung unang buyer nag-jeep lang eh. Jeep lang namin deliver pa punta doon sa kanila, ginakuha na dito jeep. Pero pagdating ng isang taon, nakabili siya ng sasakyan, Hilux. Tapos again, pinansin na siya ng insect na pumunta dito. Ang insect na mismo ang sa kanya. Siya na mamili dito hanggang sa ngayon. Ngayon, kung isipin, ang nakita ko mula 2014 hanggang ngayon ay mahigit na rin 1 million. Wow. Oh, kasi hindi man mabuo, gastos, ginagastos ko rin pagkatapos ibili ng similya, gastos sa kids, bantay. Gross income na ninyo? O gross yun siya, gross. Gross income yung gross. Yun. Oh. No, sa amin tinansi ito, sir, kasi ang importante lang mag-alaga ka, may area ka. Pagkatapos, mabakod mo na siya,
ang ano mo na lang, similya at saka taga-bantay. Kasi pag hindi mo bantayan, ay ano rin ng tao, kunin. Tapos ibinta iya uli sa iyo. Halimbawa, binili mo ng 20 o 25. Ay kung pagkalipas ng dalawang buwan, binta na siya, tag 50 ng isa. Kaya malaki na. Kaya nga sabi ko, mahirap kung hindi bantayan. Kaya ang ginagawa ko dito, nagkakuha ako ng taga-bantay, tapos porsyento na lang bigay ko sa kanya. Okay. Sa net. So since 2014, sa 1,500 nyo na si Milya, nakabili ba kayo ulit ng si Milya nung kayo ay nagpabenta na nitong... Oh sir, kung ilan ang mapabinta ko, halimbawa nag-harvest ako ng... Hindi man kasi buo na 1,500 talaga ma-harvest, di ba? Sa 1,500, makaharvest ka ng mga 400, 500. Ibili ko yan uli, ibili ko yan uli siya ng ganun kadami. Para ipalit doon sa nakuha. Maliban doon, nagpanganak rin siya, di siyempre nagadami. Kaya naka-harvest ako ng 2017 dahil sa nanganak siya. Tapos nakadagdag ako ng similya. 2017 peraso? Hindi, 2017. Noong 2017. So, 2014, tapos nakapag-harvest ka ng 2014 nag-start, tapos noong 2017, nakapag-harvest na ako ng ilan isang. Ilan ang na-harvest mo doon? Yung isang harvest ko lang, nasa 180 plus eh. Mm-hmm. 1,000. Wow. Oo. Yung, ano yun? Yung cash yung peraso? Cash yun, sir. Cash. Ang binayaran ng mga ilang peraso yun? Nasa ano yun? Nasa kulang-kulang 800. Piraso. Sa regular size ng ano nung balat ko yan yung sea cucumber na yan. Kung titingnan natin, mga ilang gramo yan? Yan ang ano, ang ito, packet na ito sa 3 grams. Mm-hmm. Mula 2.5 to 3 grams. Ang 2.5 pala, ang presyo niya nasa 700 ang kilo. Mm-hmm. Jadi, 4 na piraso lang, 700 na. Oh. Tapos ang 3 grams, 800. Ang kalahati, 850. Ang pataas niya na, 1,000 na. 1 kilo. Hindi kung may isang piraso ka na 1 kilo, 1,000 na rin. Tapos kung magsobra sa isang 1 ton na, may 1 kilo. So, nagsimula sa inyo ang pag-aalaga ng balatan, yes, sir, sa inyong area. Yes. Ngayon, ilan na lahat kayo dito ang nag-aalaga? 25 na kami. Katao? Oo, katao. So, ngayon, halimbawa may gusto pang mag-alaga nitong balatan, ano yung pwede nating sabihin sa kanila? At halimbawa, dito mismo sa area natin, meron pa bang area na pwede nilang mapaglagyan din kung sakali man na magbalatan sila? Tapos ano yung proseso nito? Marami, sir. Ang area, marami. Pero hindi lang dikit-dikit. Mm-hmm. Bali, agwat-agwat. Kailangan lang bantayan talaga. Ang proseso kasi, magkuha ka ng barangay clearance. Magkuha ka ng mga papel mo at saka magpunta sa BIPAR. Ipasoning ang area. Pagkatapos kuhaan mo ng permit sa MPDO, doon na bayaran mo per hectare, 6,000 per hectare. Mm-mm. Ang binabayaran sa isang taon. Ah, okay. So may renewal din pala ito every year? Oo, ang sa MPDO. Pero ang sa permit naman sa pag-alaga, 2 taon yon. Bawat 2 taon. Mm-hmm. Ang ano niya. So maliban ba sa balat na inyong ma-harvest dito sa area, meron pa kayong ibang mga na-harvest dito? Marami, sir. Mga isda, agar-agar, ginataniman namin ang agar-agar. Kasi, dyan din mismo sa area? Oo, kasi ang agar-agar, pagkain rin ng balat. Hmm. Kahit hindi mo siya mapakinabangan, kung tanim ka, at least nakakatulong ka sa kinakain ng balat. Oo, para tumaba. Oo. May mga shells din na nandyan. Marami, shells, isda, alimasag. Kanina nga, ang isda na kuha namin, tama pa muna. Mabuti. Oh. Eh, limbawa niyan, paano kung, di ba, na may mga area na kayo nakabakod niyan siya? Paano kung mayroong mangilaw o gustong manginas dyan? Wala bang problema, sir. Basta may tao lang dito na nabantay. Tsaka nagpaalam. Magpaalam lang. Ito ang likhang Jayco ng Daily Life.